ay papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Lagi po tayong tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon na napakabait. Parati po tayong humihiling sa Kanya. Marami tayo mga marami tayo mga pangangailangan sa buhay. Nawa ay ang mga pangangailangan natin ay maabot natin sa tulong ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanantipan sa Siyon, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanantipan. Tinulungan sila ng mga Levitas sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanantipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanantipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kabanantipan
at ang mga pasana nito. Walang ibang laman ang kabaan, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagpatayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirahan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan, sa bukid na ahar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng puon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, poon, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sina Jesus at kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Nazaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot na mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating maging sanayon, lunsod, kabukiran ay dinadala sa aliwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man sa palawit ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Nagkakaisa po tayo bilang isang komunidad
Siyempre, meron tayong mga personal, inuuna natin ang ating sarili, yung mga pangangailangan natin, meron tayong sa ating isip mga listahan, Panginoon ito, Panginoon yan, Panginoon ito. Marami tayong mga hinihingi para tayong mga bata. Marami tayong mga gusto. Ipaubaya natin sa karunungan ng Diyos. Ang lahat. Kung ako yan, kung ako magulang, minsan patawarin niyo ako. Kung maraming hinihingi. Di ba? Ano ba ito? Pero ang Diyos, talagang sabihin natin, sinabi naman niya, at ipagdasal natin ang isa't isa sapagkat ang sitwasyon natin ngayon, talagang marami ang nahihirapan. Wala nang mapuntahan, wala nang malapitan. Salita ng Diyos, sa ating unang pagbasa, nandun tayo sa unang hari. Tapos na po yung kaharian ni Saul. Tapos na yung kaharian ni David, na kay Solomon na po tayo. Kay Haring Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon, Solomon, ano may bibigay ko sa iyo? Ang hiningi niya sa Panginoon ay karunungan upang maging mabuting pari sa pagdidesisyon, at kinatuwa ito ng Panginoon. At isa pang maganda kay Solomon ay kilala siya yung templo ni Solomon. Parang tayo yan, gagawa ng malaking bahay. Mataas na edipisyo. Nako, yung napakaganda yung mga materyales. Yung talagang para sa karangalan at dangal, dignidad ng Diyos. Yan ang pinagawa ni Solomon para sa Panginoon. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, si Jesus naglilingkod sa tao at maraming may sakit. Napapagod na si Jesus. Diba? Ipatong niyo yung kamay. Nakakapagod na yon. Sa dami ng mga pumipila, ipagod na si Jesus. Kahit na yung mga nakakangawit. Sa dami ba? Mga ngalay na yung kamay mo, di ba? Ang kahilingan ng mga, pagod ka na, mahipo lamang yung kanyang damit. Wag na kayong kumilos yan, Panginoon. Ayan. Tama na yun. Gagaling na sila. Yan. Kaya, sa atin, aplikasyon, yung iba hindi nakakaintindi. Bakit ba? May pila kayo dyan. Yung damit ng Nazareno, hinahawakan nyo. Marami tayong mga mirakulo doon. Yung iba, panatiko yan. Nasa ebanghelyo yan. Basa. Sabi, kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan, at lahat na makahipo nito ay gumagaling. Kaya napakabait ng Panginoon. Napapagod din. Yung hindi niya mahawakan, mapatungan ng kamay, nabibindisyon na, nababaspasan. Kung pagod na si Jesus, nangawit na yung kamay, napagod na, mabigat na yung katawan, mahipo lang yung damit, okay na. Muli, sa simula ng panibawling ko ngayong Lunes, mangako tayong tuparin ang kalooban niya. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, sana po ay bumalik na kami, panalangin namin, alert level 1! Nawa po, maunawaan natin si Jesus na gusto ang ikabubuti ng ating kapakanan. Tumanaw tayo ng utang na loob na ang kanyang aspirasyon ay para sa kabutihan natin.
Magsitayo po ang lahat. Kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinaboy ang sinumang nangangailangan dumudulog sa Kanya. Tugon po natin, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso. Gawin mo kaming laging handa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mayihina. Ipagkalo mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at magidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay giniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa-isa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po mag-aabot sa inyo ng komunyon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaig inumin pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa tayo sa sanlibutan.
Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga karamdaman, dingapi mo pang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangrihan. Nanikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangalan sa binyag. Like ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka na. Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiyo po muna po ang lahat at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan.